up mga kagala. Today's video, mag-unbox tayo ng action cam na nabili ko online kay Lazada. And guess what? Sa halagang 3,000 plus, meron ka ng action camera na pwedeng ihilin tulad kay GoPro. Diba? Parang maganda siyang pakinggan. GoPro. Pero hindi siya GoPro. Product siya ni Akaso, which is the Dragon Touch Vista 5. So, una, gusto kong sabihin sa inyo na isa siyang touchscreen. Yan. So, ano pang hinihintay natin? I-unbox na natin si Dragon Touch Vista 5. Okay, ito na nga pala yung Dragon Touch Vista 5 by Akaso. In order ko siya na may kasama na ring mic, external mic. So buksan natin siya. Ito yung kanyang laman. Yan. Ito yung camera. Nandito siya sa case niya, yung underwater. And then ito yung mga accessories. Actually, yung mga accessories tinanggal ko na siya sa plastic. Naka-plastic siya kasi sa lahat. So tinanggal ko na, marami-rami din kasi accessories. Yan. Tsaka kasama na tong mic. Yan, ito yung mic. So ito na nga pala lahat yung laman ni Akaso Vista 5. So ito yung mga pang mount. Yan. And ito yung mga strap, yung cable ng charger, yung charger na pandalawang battery, and ito yung dalawa niyang battery, yung isa pang takip nito, then ito yung remote, ito yung camera natin, ito yung mga panali, and ito yung mic. So yan po lahat laman ni Akaso Vista 5. Bago natin ipagpatuloy ang review natin sa Dragon Touch Vista 5, meron na nga pala akong footage mismo ng camera na to at inilagay ko sa hulihan ng ating video. So make sure na tapusin mo talaga yung video natin. Ito siya, Dragon Touch Vista 5. Button, screen, charger, mic, SD card. So, i-open natin. Yan, Dragon Touch. Talagang touch kasi touch screen. Yan. Yan mismo yung kuha niya kung nakabukas. And setting. Yan. Resolution. Meron tayong 4K 30 frames per second. Yan. Ito yung pinakamataas. 2.7, 2K, 2K, yan, 1080p, yan, pinakamababa is 720p, 30 frames per second. Yan. Image stabilization, meron din siya, video encode, slow motion, still photo time,
time-lapse interval, loop recording time. Yan, meron din siyang mic. So, be sure na pag naka-on yung mic nyo, huwag kayo mag-expect na magre-record yung audio niya. Kailangan, pag naka-on yung mic mismo yung gagamitin. Yan. Pag naka-off naman, tas audio record lang, kahit walang mic, magre-record siya. Exposure value, ISO, white balance, meter, color. So, madami din talaga siyang features na pwede mo ring iset. Yan, dito naman sa camera, may resolution, 20mm, 12mm, 8mm, 5mm, 3mm. Set timer, time-lapse photo, burst photo, scene, exposure, value, exposure time, ISO, white balance, meter, sharpness, color, quality, photo quality. So, sa ano yan? Sa camera na yan. Then, setting. Sound. Yan yung volume. Diba? So, touchscreen talaga siya. Ang soft niyang i-touch. Yan. Diba? Angle. So, ito yung angle. Maganda rin to. Naka-angle siya ng 170. Malawak na yung angle talaga niya. Malawak yung nakikita mo sa camera. Ito yung pinakamababa, 70. Yan. Medyo maliit yung 70 niya. Yung 110. Ayan yung angle ni 70. Balik natin sa 170. Yan. Malaki na yan, yung 170 na angle. Yan, meron siyang diving mode. WDR, screensaver. Yan. Madami pang iba. Yan, before gamitin nyo nga pala muna, pag nilagyan nyo na yung SD card, yan, you need to format. Format nyo lang yung SD card. Yan, okay na yun. Para mas maganda yung gamit. Tsaka, gumamit din rin kayo ng quality na SD card. Kasi pag pangit yung SD card na nabili nyo, madaling masira yung SD card. Parang hindi siya mag-record dito sa camera. Yan, diba? So, yun lang naman yung features niya. Kasi hindi pa naman ako nakakahawak talaga ng GoPro. Pero kung ihahalin tulad mo lang siya sa camera, pwede na rin naman. Malinaw. Yan. Try nating record. Yan, di ba? Para record siya. Try din natin i-picture. Yan. Okay. Yan. So, yun lang naman. Panoorin nyo na lang yung mga footage nito sa video. Yan. Magaganda yung mga footage nya, daytime tsaka gabi. Malino din siya sa gabi. Yan. Ito yung battery nya. Yan. Off muna natin. Madali lang naman yan yung battery nya. Slide mo lang. Tapos may hugutin ka lang. Yan, okay na. Balik mo lang. Yan. So, yun.
Dragon Touch Vista 5 product by Akaso. Thank you.